budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Dalawang tao lang umano ang nagpapasya ng alokasyon ng national budget ng Pilipinas. Sa part 2 ng recorded video interview na inilabas ng Office of the Vice President, tinukoy ni VP Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman at Ako Bicol Party List Representative Elizaldico na siyang umano'y nagkokontrol sa pambansang pondo. Ito anya ang dahilan kaya hindi na siya sumipot sa September 10 deliberation ng House Appropriations Panel sa proposed 2025 OVP budget. Ayon kay VP Duterte, napagtanto niya ito nang siya pa ang kalihim ng Department of Education. Inihalimbawa niya ang naging budget ng DepEd noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para sa classroom construction na inaprubahan ng Office of the President. Ngunit nang lumabas umano ang General Appropriations Act ay tumaas ang nasabing pondo sa 15 billion pesos. Sinabi rin niyang may ilang kongresista na nanghingi umano ng parte sa naturang pondo, ngunit hindi niya ito pinangalanan. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. Gayon din anya ang nangyari sa 2024 budget ng DepEd. Ayon kay VP Sara, nasa 19 billion pesos ang inaprobahang pondo ng Office of the President para sa classroom construction. Ngunit sa bersyon ng House Appropriations Bill ay naging 24 billion pesos o mano ang allocated budget. May isinama pa anyang listahan kung saan sa ang lugar itatayo ang mga classroom na nagkakahalaga ng 17 billion pesos. Giit ni VP Sara, hindi sa DepEd nang galing ang listahan at sinubukan nila itong ihayag sa deliberasyon ng Senado. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Gayunman, wala umanong nangyari kahit in-erase nila ang issue dahil kasama pa rin ang nasabing listahan at ang lumubong pondo ng talakayin ito sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa iyo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd,
Kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Ayon kay VP Sara, ang pagkuha ng ilang mambabatas sa budget ng DepEd ang isa sa dahilan kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng DepEd noong buwan ng Hunyo. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Samantala, itinanggi naman ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang aligasyon ni VP Duterte. Anya, pambubulo lang ito sa publiko at hindi totoong sila lang ni Speaker Romualdez ang may kontrol sa pag-aaproba ng national budget. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng bicameral conference committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong bicam na mag-uusap ang dalawang kong upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-a-attend yan. Public. Binatikos rin niya si VP Sara dahil sa umano'y hindi wastong paggamit sa kanyang confidential fund noong alkalde pa ito ng Davao City. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista. Hindi na po ito dapat palagpasin. Sa ngayon, wala pang inilalabas na payag si Speaker Romualdez kaugnay ng issue. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.